gallbladder polyp. So, Doc, ano ba ang gallbladder polyp? May simptomas ba? Ano bang nararamdaman kapag may gallbladder polyp? May gamot ba ang gallbladder polyp? At ang pang-apat na tanong, nagiging cancer ba pag may polyp ka sa gallbladder? So, lahat ng tanong na yan, sasagutin natin sa video na ito. This is Dr. J and you are watching sa The Javisons Channel. So, meron po tayo more than 200 videos. And yung videos po natin ay galing sa mga tanong ng mga pasyente at ginagawa natin ang video. So, kung may mga tanong medical ka, hanapin yung topic sa ating channel. Sigurado, masasagot yan ni Dr. J. So, paki-share yung video, paki-like yung video, at syempre, paki-subscribe. Ang goal natin, help me reach 500,000 subscribers. So, pag-usapan natin, gallbladder polyp o yung polyp na meron sa ating mga abdo. Doon muna tayo sa first question. Ano ba ang gallbladder polyp, Dr. J? So, yung gallbladder polyp ay ito yung laman na tumubo sa loob ng lining ng ating gallbladder o abdo. So, kung ito yung gallbladder mo, yung loob niya, may tumubong laman o kuntil. So, yung laman na yan, ito yung tinatawag nating polyp. Pero, hindi lahat ng nakikita sa ultrasound ay polyp talaga. Minsan may tinatawag tayong pseudopolyp, yung hindi talaga polyp. May meron kasi mga cholesterol deposits, mga stone o cholesterolosis na dumidikit din sa lining ng ating gallbladder. So pag dumikit yan, namumuo siya. So nagkakaroon din siya ng tusok-tusok, akala mo laman. Kaya pag nag-ultrasound, minsan nahihirapan sabihin kung polyp ba yan o gallstone o cholesterolosis. Diba? So, pero in short, ang polyp ay laman na tumubo doon sa loob ng wall. So, yan ang maraming pasyente ang nagtatanong, no? Kung, Doc, bakit ako may polyp? Bakit, ano ba itong polyp na to? So, ang next na tanong dyan is, ano ba ang simptomas pag may gallbladder polyp ka? Katulad ba yan ng may bato sa abdo? Actually, walang nararamdaman ang polyp pag nasa loob ng gallbladder. So, asymptomatic. So, walang pagsakit ng tiyan, walang hilab. So, definitely zero dapat ang mararamdaman mo. Pero, may pagkakataon na baka may inflammation. Ibig sabihin, pamamaga. So, pag may pamamaga yan, pwede kang makaranas ng pain dito sa kanan. Dito. So, dito po, yung kanan na bahagi ng ating tiyan sa taas, dito po yung area ng atay at sa likod niya, nandun yung ating abdo, yung gallbladder. So, doon, dito natin mararamdaman na may konting discomfort, no? May discomfort dito. May discomfort dito sa kanang bahagi ng ating tiyan. So, or kapag yung polyp na yan ay nagbabara doon sa daanan ng bile. So, pwede siyang magbigay ng simptomas. Pero in general, wala talagang nararamdaman kapag may gallbladder polyp. So, yung pangatlong tanong naman ng mga pasyente ay, Doc, may gamot ba ang gallbladder polyp? Paano ba ito lumiit? Paano ba ito mawawala? So, actually, again, wala pong gamot kapag ikaw ay may gallbladder polyp. So, para kang tinubuan ng kuntil sa balat. Diba? Wala naman tayong ginagawa dyan para matanggal o para mawala. Di naman siya nawawala ng kusa. So, ganun din po pag nasa abdo. Pag nandyan na yan, hindi na po yan nawawala. Wala rin gamot na pwedeng inumin para mawala ang gallbladder polyp. Eh, Doc, pababayaan mo na lang ba to? So, dun po papasok yung monitoring. So, chinecheck po yung size. Kung lumalaki o hindi. And ginagawa natin every 6 months. So, chicheck po natin kung lumalaki ba o hindi o stable lang siya. Baka mamaya hindi talaga siya polyp. Yung tulad ng sinabi ko kanina, baka cholesterol lang yan na tumubo doon, na dumikit sa lining. So, inoobserbahan lang po talaga siya. So, wala talagang gamot in general. Pero,
kapag ito ay nagkukosta ng pamamaga ng abdo ninyo o pananakit o hinaharangan niya yung flow ng bile, pwede pong sumakit yan dito. At once na sumakit ang inyong abdo, yung inyong gallbladder, definitely, tulad din ng may mga bato sa abdo, ang solusyon po niyan ay removal ng gallbladder. So, yung cholecystectomy na tinatawag. Kung narinig na ninyo yung term, no? Either surgical or laparoscopic, yun po, tinatanggal na yung gallbladder kapag nagkukos na po ito ng symptoms, no? Or nagiging dahilan ng pamamaga ng inyong abdo. So, ang last na question, Dok, yung polyp ba na yan, eh, mauwi sa cancer? Yun yung worry ng ating mga pasyente. Dok, baka naman maging cancer ito. No? Ang polyp po ay napakababa ng tsansa para maging cancer. So, 0.5%. No? So, meron pa din pong criteria. Kapag ang polyp may umaabot na ng mayigit 6 to 10 millimeters yung size, may kalakihan na po yun. So, doon siya tinatanggal. At yung mga ganong size po, eh, yun yung sinasabing baka lang. No? Baka lang na mauwi na cancer o pre-cancer siya. So, kapag sobrang laki na ng polyp, may 10 millimeters, o sa edad ninyo at tumubo pa yung polyp sa edad na 50 and above, so, yun yung mga suspecha natin na baka lang. Pero in general, mababa po ang chance na magkaroon ng cancer yung mga polyp sa gallbladder. So, I hope may nakuha na naman kayong dagdag kalamang medical kay Dr. J. So, pag may tanong medical o may nararamdaman, mag-search lang sa ating channel. Hanapin ninyo yung topic para naman kayo matulungan. At what to do, Dr. J.